paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Lacha, bakit ito kayo napailing? Hindi kita matutulungan, primo. Bakit ito hindi? Pamangkin buo niyo ko. Kapatid kayo ng nasilang nanay ko. Tsahin ko kayo. Kahit pa. At naikwento ko na ho sa inyo ang dahilan ng pagpunta ko rito. Wala ho akong atraso kina Julio at Masong. Pero kinusunada ako at ginulpi ng mga sigang yun sa aming barangay. Wala na ako maitutulong sa'yo. Bakit ho wala? Alam kong isa kayong mambabarang. Noon yon. Noon ho? Hindi na ngayon. Natatandaan ko pa
ang malagim na sinapit ng isa sa inyong naging biktima. May gumagalaw sa loob ng katawan ko sa paligid ng mga sugat at kinagat ng mga insekto. Gumagalaw ang mga lumang sa paligid ng mga sugat sa kanyang katawan. Insekto, mga insektong bubuyog na gumagalaw sa mga sugat sa katawan. Oo nga, may mga bubuyog ang mga sugat sa katawan ko. Lalo gumigirot ang mga sugat. Kitang-kita ko ang kakilakilabot na nangyari sa binarang ninyo, Chang. Nilabasan ang mga bubuyog ang mga sugat sa katawan niya hanggang nalagutan siya ng hininga. Binarang ko ang lalaking yun dahil pinagsamantalahan niya ang babaeng humingi ng tulong sa akin. Masama ang taong yun na pinatay ko sa barang noon. Masasamang tao rin ho, mga nanggulpi sa akin. Mga siga ho sila na marami ng pinerwisyo. Kaya isinusuko sila sa aming barangay. Pagpasensyahan mo na lang sila. Sige na, makakaalis ka na. Pero Chaylajo... Nagbagong buhay na ako, primo. Tinalikuran ko na ang mga gawain ng isang kampo ng dilim. Hindi na ako nambabarang. At hindi na ako mambabarang kailanman. Saan ka galing ko? Amelia, bakit gising ka pa? Sagutin mong tanong ko. May pinuntahan lang ako sandali. Saan? Kanino? Sa mga taong makakatulong sa'yo para makapaghiganti ka kina Julio at Mulong? Amelia. Kabisado kita, primo. Matagal na tayo nagsasama. 10 taon na ang ating anak. Alam kong sa lahat ng ayaw mo, eh yung ikaw ay maagrabyado. Kaya nga hindi ako matahimik. Hindi ako matahimik. Hanggat hindi ako nakagaganti sa mga taong may malaking atraso sa akin. Kasaysayang tampo sa linggong ito, sa isa na namang gabi ng lagim. Anong sinabi mo, Masong? Makarest pa kang tayo ni Primo? Oo, Julio. Kaya kahit nagiinuman tayo, alis tayo, ha? Baka bigla na lamang tayong atakihin ni Primo. Kaya bakit mo nasabing baka gumanti siya sa panggugulpi natin sa kanya? Kasi kaninang bumili ko ng pulutan natin. Oo, ano? Nakasalubong ko siya. At masamang tingin niya sa akin. Oy, bakit hindi mo inupakan? Hindi naman ako dumidiskati nang hindi ka kasama. Alam mo, hindi re-rest back sa atin ang primo na yon, Masong. Sigurado ako. Paano mo na siguro? Ay, duwag yun eh. Huh? Takot lang yung magulpi uli. Manoy, bakit kami ah? Nabaway po ako sa mga kalaro ko, Tay. Bakit? Kasi sabi nila, duwag kayo. Pinagbog na nga, pero hindi pa kayo lumabat. Hindi ako duwag, Donay. Ba't di kayo lumabat? Nang bugbugin ni na mga uli at mga basaw. Anak, patutunayan ko sa'yo na hindi duwag ang tatay mo. Gaganti ako sa mga siga na nanggulpi sa'kin. Talaga po, Tay? Oo, anak. Makikita mo, isang araw, masama mangyayari kina Julio at Masong. Malagim! Ano naman balak ng itay mo nun, Noy? Eh, di na po sinabi, Noy. Pero siniguro niya,
Gaganti daw siya kay Mang Julio at Mang Masong. Hindi tamang balat ng itay mo. Tama po yun. Kapag gumanti siya, lalo lang lalaki ang gulo. Eh, kapag hindi naman gumanti si itay sa mga nambugbog sa kanya, aakalain ng iba duwag. Oo, duwag siya. Kakantsawa na naman ako ng mga kalaro ko. Baka mamaya, magpaaway na naman po ako. Huwag mong pansinin ang mga nangangantsaw sa itay mo. Para hindi ka mapaaway. Ay. Mali na gumanti, anak. Kaya kakausapin kong itay mo. Sasabihin ko sa kanya na magpasensya na lamang siya. At mahirap makipag-away. Baka makamatay siya. O siya ang mapatay. Magandang umaga ko, Chaylacha. Primo, ikaw pala. Oo. Pinagdala ko kayo ng isang buwig na saging. Ito, oh. Salamat. Alam ko, paborito niyo ang saging na sabay. Ako, ikaw talaga, nag-abala ka pa. Kasi, oh, nagbabaka sakali akong mapagbibigyan niyo ako sa pakiusap ko. Ay, Primo. Patawarin mo na lamang ang mga nanakit sa'yo. Yun din ang sabi sa akin ng asawa ko. Yun ang pinakamabuti mong dapat gawin. Pero Chalaja, hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakagaganti. Sinabi ko na, wala akong maitutulong sa'yo. At hindi na yun mababago. Sige, itutuloy ko ng pagwawali sa bakuran. Tangkada. Mahirap kang pakiusapan, Chang. Kaya habang nakatalikod ka sa akin, gagawin ko ng balak ko sa pagbalik ko dito sa iyong tinitiran. Itong mga insekto, mga bumbuyog na nasa bumbong ng kawayang nakasabit sa dingding, kukuha ko ng ilan sa mga ito. At ang mga insektong ito, na kinakasangkapan mo dati sa pampaparang. Ang mga itong gagamitin ko sa aking paghihiganti, kinahulyo at masong. Gaganti ako sa kanila sa pamamagitan ng mga insektong parang. Kasaysayang tampo sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Hoy! Mata! Tawag niyo? Oo, oh, ikaw nga. Ika, lumapit ka sa amin. Bakit niyo po ako tinawag? Anak ka ni Primo, hindi ba? Opo. May tatanong kami sa'yo eh. At sana magsabi ka ng totoo. Ano po yun? May binabalak ba ang ama mo na gumanti sa amin? Kung nagbabalak siyang resbakan kami, madaliin niya ka mo ha? At nang magulpin na namin uli siya. Hindi niyo maaapi ang itay ko. O, eh, bakit naman hindi? Ah? Pag binugbog niyo uli siya, lalabanan niya na kayo. Oh, maniwala naman ako sa'yo. Kaya humanda kayo! Ano? Gaganti sa inyong itay ko. Bakal naman. Gagantihan niya kayo! Tama ang sinabi mo sa mga siga na kumausap sa'yo, Nonoy. Kasi mo, di ba sinabi niyo sa akin, gaganti kayo kay ng Mang Julio at Mang Masog? Yun talaga ang plano ko. Pero tay, dalawa po sila. Hindi ako natatakot sa kanila. Uy, eh kapag pinagtulungan kayo nun, baka mabugbog sarado uli kayo. Hindi na nila ako maaaring piyato. Kung malaki na nga po sana ako, tutulungan ko kayo sa paglaban sa kanila eh.
Makagaganti ako kinahulot, Masong Nunoy, sa pamamagitan ng mga insekto ito. Yo, mga babuyog po. Oo, anak. Kaya lihim na inaalagaan ko mga insekto ito dito sa bakanting kubo. At lagi ko silang binubusog sa malatang kanin at pinulbos na luya. At kapag sila'y dumami na, silang kakasangkapanin ko. Ang mga insektong bubuyog ang papatay sa aking mga kaaway. Kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ang dami na po ng mga alagaan yung bubuyog. Mabilis ang kanilang pagdami, Nonoy. Dahil lagi ko silang binubusog. Buti hindi nila kayo inakagat. Pati kami ni nanay, no? Hindi na tayo maaaring katiyan. Dahil ako ang kinikilala nilang Panginoon. Halos lahat po ng sulok dito sa bakanting kubo may mga bubuyog. Tayo lamang ang nakakalam nito, Noroy. Opo, sinusunod ko naman po yung bilin niyo sa akin eh. Huwag mo itong ipagsasabit kahit kanino. Kahit po kay inay? Lalo na sa nanay mo. Bakit po? Kapag nalaman ng nanay mo na nag-aalaga ako ng mga insekto, malamang magdudas siya na may balak akong masama. Oo? Dahil alam ng inay mo na may mga insektong maaaring magsabog ng Lagim. Ano? Nonoy? Opo. May mga alagang insektong itay mo? Opo, inay. Mga bubuyog. Paano mo nalaman? Sinabi po sa akin ni itay. Nasaan ang mga insektong yon? Eh, ayaw niyang ituro sa akin kung nasaan. Mabuti pinalam mo sa akin. Nagtataka po kasi ko doon sa sinabi ni itay. Sabi niya, yun daw po mga bubuyog na inaalagaan niya, pwedeng magsabog ng Lagim. Hindi mag-aalaga ng mga insekto ang itay mo kung wala siyang masamang binabalak. Pero nay, paano po makakapagsabog ng Lagim yung mga bubuyog? Huwag kang maniwala sa itay mo, anak. Yan po yung gusto kong malaman, kaya nga nagtapat ako sa inyo. Kahit na mahigpit yung bilin ni itay sa akin, huwag ko raw pagsasabi kahit kanino na meron siyang alagang mga insekto. Kasi hindi po niya sinasabi sa akin kung paano magsasabog ng Lagim yung mga bubuyog. Huwag mo nang alamin ang mga hindi mo na dapat pang malaman. Noy! Sisitahin ko yung itay mo at pipigilan ko anuman ang kanyang masamang binabala. Amelia, wala akong binabalak na masama. Ikaw na rin ang nagsabi, Primo. Hindi ka matatahimik hanggat hindi ka nakakaganti kina Masong at Hulyo. Nasabi ko lang yon dahil sa laki ng galit ko sa kanila. Bakit nag-alaga ka ng mga bubuyog? Wala akong inaalaga ang mga insekto. Alam kong hindi magsisinungalingan ng subong sa akin. Bakit naman ako mag-aalaga ng mga bubuyog? Para magamit mo laban sa iyong mga kaaway. Para makapaghiganti ka sa pamamagitan ng pagbabarang! Balikan natin
ang kasaysayang tampo sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagi. Mabuti na lang. Hindi nalaman ni Amelia kung saan ako nag-aalaga ng mga insekto. Pero sino kaya ang nagsumpong sa kanya? Bilmo! Ha? Kanina ka parami ninang abangan. Mabuti. Tumala na rito sa kanto. Masong, Julio, wala akong atraso sa iyo. Alam namin, kami ang may atraso sa iyo. Kaya nakaanda kami sa pag-resback mo. Wala akong planong resbakan kayo sa ginawa niyong panggugulpi sa akin. Hoy, bakit nung minsan nagkasalubong na kayo ni Masong? Masama ang tingin mo sa kanya. Oo, sama ng tingin mo eh. Pero, pinagpasensyaan ko na lang atraso niyo sa akin. Bel, ayoko ng gulo. Buti naman, alam mong dapat mong gawin. Kung duwag ka din lang, lumayo-layo ka na sa amin. Baka mga tipa mga kamao namin, magulpi ka uli namin, no? Ha? Sige na! Silap na! Hindi ko pwede nulang eh. Hindi pa nalayo sa atin ang duwakang na yan. Kumanta kayo mulang Julio. Nabibilang na ang mga masasayang araw nyo. Ilang araw mula kayo na matitikman yung lupit ng aking pagiganti. Matitikman yung malagim yung kamatayan na sa mga insektong parang. Tia Elijah, mabuti po dinatnan ko kayo dito sa inyo. Mabutit na pa rito ka, Amelia. Nababahala po kasi ako. Tama ka. Malamang may masamang balak si Primo. Kaya nag-aalaga siya ng mga insekto. Noong minsan po kasi, may nanggulpi sa kanya ng mga siga sa barangay namin. Nabanggit na yan sa akin ng asawa mo. Naparito na po sa kainginin niyo si Primo? Oo. Nagsumbong siya sa akin na may mga nang agrabyado sa kanya. Kaya gusto niyang makaganti sa mga yun. Alam ko pong gusto niya makaganti sa mga nanakit sa kanya. Pero hindi po niya ipinaalam sa akin na lumapit siya sa inyo. Gusto ng asawa mong ipaghiganti ko siya. Pero hindi ako pumayag. Dahil nagbagong buhay na ako. Ayoko nang magsagawa ng mga gawain ng isang kampo ng dilim. Ng isang mambabarang. Kaya malamang, naghihinanakit sa akin si Primo. At nang malingat ako, ayon, kumuha siya ng ilan sa mga alaga kong insekto. Natatakot po ako sa maaaring gawin ng asawa ko. May katwiran kang mabahala. Dahil desidido si Primo na maghigante. At kaya nag-alaga siya ng mga insekto. Chayla, Chia. Huwag kang matakot. Ako ang gagawa ng paraan para ang mga alagang insekto ng asawa mo ay hindi makapagsabog ng lagim. Primo, mukhang nag-ahanda ko ng magtanim. Kayo pala, si Elijah. Malawak na ang lupang nabubungkal mo. Oo. Nag-aanda na ako magtanim uli ng mga mais. Tama lamang na sa gawain mo dito sa iyong kaingin ni buhos ang iyong panahon at atensyon. At hindi sa paghihiganti sa mga taong umagrabyado sa iyo. Chang, wala akong balak maghiganti. Kung wala kang balak maghiganti, hindi ka mag-aalaga ng mga insekto. Wala akong alaga ng mga insekto. Ay, hindi ako naniniwala sa iyo. Dahil hindi ka makatingin sa akin ng diretso. Ayan o. Nagkakaila ka. Nagsisinungaling ka sa akin. Binabalaan kita, Primo. Huwag kang magkakamaling kasangkapanin ng mga insekto na yon sa masamang balak mo. At ako, ako ang iyong makakalaban.
tampo sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ay, nagsumbong daw sa nanay mo. Oh? Nag-aalaga ako ng mga bubuyog. Pero ayaw naman niyang sabihin sa akin kung sino nagsumbong sa kanya. Baka gusto lang niya kayong ulihin. Mahal. Ako, hindi ako nagsusumbong kay Inoy. Alam ko namang hindi mo ako ipahahamak, Nonoy. Kaya nga po, nagkaila ako kay Inay na makikipaglaro lang ako sa mga kaibigan ko kapag pupunta ako dito sa bakanting kubo. Hindi dapat masira ang plano ko. Tay, wala po yata kayo nakahandang pagkain para sa mga bubuyog. Hindi ko pakakainin ng ilang araw ang mga insekto. Magugutom po sila. Talagang sasadyain kong gutumin sila. Dahil may ipatatrabaho ako sa kanila. Ano po yung papatrabaho niyo sa mga bubuyog, tay? Ano po? Hindi ko sinabi kay Nunoy kung bakit ko sila dyan gutumin ang mga bubuyog at kung anong ipagagawa ko sa mga insekto. Dahil baka maturasan tila niyang magsumbong sa nanay niya o sa kanyang mga kalaro. Pero hindi ko napatatagalin ang aking pagiganti kina Masong at Julio. Ngayong narito na ako sa likod bahay ni Masong, aalamin ko na kung nasa bahay ang hayop na yon. Ano ba? Ano ba, Masong? Bilhin mo ako ng alak sa tindahan. Kapag hindi mo ko ibinili, masasaktan ka sa akin. Ako na! Sige! Siyempo, nasa kanila si Masong. At umalis ang asawa niya. Kaya napag-isa siya sa kanilang bahay. Ngayong nagsosolo si Masong sa kwarto nila, pakakawalan ko na ang mga insekto para magsabog ng lagim. Bubuksan ko ng dalakong garapon. Lumabas kayong lahat sa garapon, mga bubuyog. Lumipad kayo para maibsa ng inyong gutom. Nakikita niyong lalaking yun na nag-iisa sa kwarto. Si Masong yun na may malaking atraso sa akin. Atakihin siya. Magpakabusog kayo sa laman at dugo ng taong itinuro ko sa inyo. Magsabog kayo ng lagim. Atakihin niyo si Masong. Patayin niyo siya! Kasaysayang tampo sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim. Kagari ng asawa ko eh. Kung hindi ko pa sisimdakin, hindi ako pipili ng mamam. Hindi ko mawala akong kayod eh. At siya lang kumikita sa paglalabada eh. Machejeta na ako sa bisyo mo. Kung hindi siya lumakad para bumili ng alak, talagang masasaktan siya sa akin. Ano yung ugong na yun? Parang may lumilipad ng mga insekto sa labas ng bahay. Sisilipin ko nga sa bintana. Aba, may mga insekto nga sa labas ng bahay. Mga bubuyog na nagkukumpulan at lumilipad. Lumilipad pa palapit sa akin. Atakihin yata ako ng mga insekto. Aray ko! Aray! Nagkakagabi ko ng bubuyog! Aray!
Tay, bakit napapangiti kayo? Maasahan ko mga alaga kong bubuyog, Runoy. Kahit ilang araw ko silang kinutong. Hindi niyo pa po pinapakain ng mga bubuyog? Hindi pa. Lalo po silang magugutom. Nabusog na sila kagabi. Ha? Saan po sila nabusog? Sa laman at dugo ni Masong. Ay! May binulong po ba kayo? Oo, wala. Wala, anak. Kung gusto niyo, ako na lang magpapakain sa mga insekto. Wag. Wag na. Kawawa naman sila eh. Kung magugutom. Mula ngayon. Hindi ko na sila pakakainin ng malatang kanin at pinulbos na luya. Dahil iba na ang magiging pagkain nila. Ano po papakain niyo sa kanila? Huwag ka na magtanong, Nonoy. Basta ang sinisiguro ko sa iyo, hindi magugutom ang aking mga alagang insekto. Hindi sila magugutom. Oh. Basta sundin lamang nila ang aking ipag-uutos. Aray ko. Masong. Ay, Julio. Mabuti dumating ka. Naparito ako kasi dumaan sa bahay namin kanina ang misis mo bago siya naglabada. At sinabi niya sa akin na may masamang nangyari daw sa'yo. No, inatakay ko kagabi ng mga bubuyog. Oh, tingnan mo. Mga bubuyog? Bakit ka naman naatakihan ang mga isek? Hindi ko alam. Basta lumipad sila palapit sa akin at pinikakagat ako. Ha? Kaya nga tingnan mo, halos matanda ng mga sugat ng mukha ko at katawan. Okay. Kailangan magamot ka. Nagpagamot na ako sa center bago ko pa dumating. Nalagyan na ng gamot ang mga sugat. Bakit parang namimilipit ka pa rin sa sakit? Kahit nilagyan ng gamot ang mga sugat ko, hindi pa rin mawalang hapde. Lalo pang kumikilot. Aha. Hindi yata makapapagaling ng mga gamot sa center ang mga sugat. Masong, bakit nang lalaki mga mata mo? Nararamdaman ko. May gumagalaw sa loob ng katawan ko. Ano? Sa paligid na aking mga sugat. Anong gumagalaw sa loob ng katawan mo? Sa paligid na mga sugat mo, Masong? Ewan ko, hindi ko alam. Habang may gumagalaw sa loob ng katawan ko, lalo kumikirot naman ang mga sugat ko. Masong? Parang may lalabas sa mga sugat ko, Uyo. Napakasakit ang mga sugat ko. Ano? Napakasakit! Balikan natin ang kasaysayang tambo sa linggong ito. Sa isa na naman, Gabi ng Lagim! Ano na, Roy? Opo! May mga sugat si Masong sa mukha at katawan? Yun po yung kwento sa akin ng kalaro ko. Nakapitbahay ni namang Masong. May mga sugat daw po yung mukha niya at katawan. Parang kinagat ng mga insekto. At may gumagalaw daw po sa loob ng katawan ni Mang Masong. Doon sa paligid ng mga sugat. Kaya po, nagpagamot siya sa center. Kahit saan siya magpagamot, hindi siya gagaling noon ay. Toy, natutuwa po kayo? Sa nangyari kay Mang Masong? Alam mong may malaking atraso sa akin. Kumawa daw po siya, sabi ng kalaro ko. Ang mabisyo, mapagmalabis, at masamang tao na kagaya ni Masong, ay hindi dapat kaawaan. Toy. Mabuti nga nangyari sa kanya. At dapat nga, hindi na magtagal ang kanyang buhay. Thank you.
ka ba sa nangyari kay Masong? Sa pagkakaroon ng mga sugat sa katawan niya? Wala, Amelia. Bakit na may kwento ko sa yung nabalitaan kong paghihirap ni Masong? Napangiti ka pa. Eh, kasi may atraso sa akin. Hindi mo dapat ikakatuwa ang masamang nangyari sa kapwa mo. Nakarma lang siya sa kasalanan niya sa akin. Pwera na lamang kung ikaw ang may kagagawan sa masamang nangyari sa kanya. Amelia, bakit mo naman ako pagdududahang may kagagawan sa paghihirap ni Masong? Dahil balitang kinagat ng mga bubuyog si Masong. O, anong kinalaman ko ron? May nagsumbo sa akin na nag-aalaga ka ng mga insekto. Amelia, itinanggi ko na sa iyong hindi totoong nag-aalaga ako ng mga insekto. Malalaman ko rin kung nagsasabi ka ba sa akin ng totoo. Kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka. Pagdudahan mo ko hanggang gusto mo. Wala akong pakialam. Ilang araw doon niyang hindi pinapakain yung mga alaga niyang bubuyog. Pero sabi niyo, hindi magugutom ang mga ito. Mukhang hindi gutom ang mga insekto dito sa bakanting kubo. Bala ko pa naman silang pakainin, kaya ako nagpunta dito na hindi alam ni Itay. Totoo nga! Day! May alaga mga bubuyog ang itay mo, Nunoy. Nay, hindi ko pa malalaman kung hindi ko naisipang sundan ka ng pahilim kanina umalis ka ng bahay. Matapos ko makitang kumuha ka ng kanin at luya. Toy, huwag kayong magalit sa akin. Kaila ka sa akin, Nunoy. Alam mong nag-aalaga ang itay mo ng mga insekto dito sa bakanting kubo, hindi ba? Eh, opo. Bakit hindi mo sinabi ka agad sa akin? Eh, paano yun? Abilin-bilayan na po ng itay. Huwag ko sasabihin kahit kanino. Pero, Nay, ano po bang masama mag-alaga ng mga insekto si itay? Nunoy, masama ang balak ng itay mo. At mangyayari ang masama niyang balak dahil sa mga alaga niyang insekto. Ano po? Kaya dapat mapuksa ang mga insekto niyan. Bago sila makapagsabog ng lagim! Balikan natin ang kasaysayang tangkob sa linggong ito. Saysa na namang Gabi ng Lagim. Bakit mo kayo napailing siya, Elijah? Maaaring totoo ang hinala mo, Amelia. Si Primo po ang may kagagawan sa masamang nangyari kay Masong? Malamang. Yan po ang gusto kong matiyak, kaya naparito uli ako sa inyo at sa Elijah. Paano po magagamit ni Primo ang mga insekto para makapaghiganti siya sa mga kalugar namin ng agrabyado sa kanya? Ang mga bubuyog, ang mga insektong barang na kinuha ni Primo dito sa bahay ko. Nang hindi ko namalayan, ang mga yon ay maaaring mautusan. Kapag nakaranas sila ng matinding gutom, maaari silang magsabog ng lagim. Siya, Elijah! Kahit kamag-anak kong asawa mo, hindi ko maaaring konsentihin ang kamalian niya. Gagawin ko ang dapat kong gawin para mapuksa ang inaalagaan niyang mga insektong barang! Julio, may gumagalaw na naman sa loob ng katawan ko.
sa paligid ng aking mga sugat. Huwag kang matakot. Huwag kang umiyak, Masong. Habang may gumagalaw sa loob ng katawan ko, lalong kumikirot ang aking mga sugat. Sinundo na ng asawa mo ang albularyong maaaring makatulong sa'yo. Albularyo? Oo. Nagdududa kasi ako na hindi karaniwan ang mga sugat mo. At ang mga gumagalaw sa loob ng katawan mo. Kaya albularyo ang ipinasundo ko sa misis mo. Julio, huwag mo akong iiwanan. Hindi ako nagagamot, ha? Oo. Hanggat hindi ako gumagaling. Kapag tiniyak ang albularyo ang hinala ko, sabay kong sino nagpapahirap sa'yo. Nagre-res baka natin siya para matapos ng paghihirap mo. Julio, Masok, babakit? Lalong gumalaw ang paligid ng mga sugat ko. Masok, parang may lalabas sa mga sugat mo. Mga bubuyog, mga insekto lumabas sa mga sugat ko. Ang daming bubuyog lumalabas sa sugat mo. Lalong kumikirot ang mga sugat ko, Julio. Mamamatay niyata ako sa sobrang sakit ng mga sugat ko. Mamamatay na ako! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim. Napakasakit na ng mga sugat ko. Masama. Nilalabasan ang mga bubuyog. Sobra sa... Malalaman natin kung anong kadimonyo na nangyayari sa'yo, Masama. Malalaman natin. Pagdating ng albularyong sinundo ng asawa mo. Mahirap na ako, Julio. Lakasan mong loob mo. Hindi ko na matatagal ang sobrang girot na mga sugat. Magagamot ka! Ayan. May pumarada ng tresigal sa harap ng bahay niyo. Julio! Julio! Nasundo na ng asawa mga albularyo. Magagamot ka na, Masong. Matatapos ng paghihirap mo. Masong? Masong? Masong! Ibibiyang, uli na ang pagdating niyo ng albularyo. Wala na ang asawa mo. Patay na si Masong! Tay, hindi na po kumakain ang mga bubuyog ng malambot na kanin at pinalbos na luya. Iba na ang pagkain gusto nila, Nonoy. Oh? Kaya huwag ka na magdadala rito sa bakanting kubo ng mga dating ipinapakain ko sa mga alaga kong insekto. Ano po ang pagkain gusto ng mga bubuyog? Huwag mo nang alamin. Basta masasabi ko sa'yo, sa tulong ng mga insekto, makapaghihiganti na ako ng mga nangargabyado sa akin. Patay na po si Mang Masong. Buhay pa si Julio. Si Mang Julio po? Oo. Ang isa sa mga sika na may malaking atraso sa akin. Siya naman ang susunod na magiging biktima ng mga insektong parang. Amelia? Primo? Bakit parang gulat na gulat ka nang makita mo ako? Ano yung ginagawa mo? Wala. Anong wala? Wala! Hindi ka magugulat sa pagdating ko. Kung wala kang ginagawang alam mong hindi ko gusto. Teka. Ano itong pinaghahalo mo sa bote? Suka.
at likidong panghugas sa mga pingkat. Lason? Mabagsik na lason ito sa mga insekto. Amelia! Lalasunin mo ang mga alaga kong babuyag? Hindi! Sinungaling! Hindi! Primo! Binabalaan kita. Huwag mong lalasunin. Huwag mong pakikialaman ang mga alaga kong insekto. Huwag na huwag. Kung ayaw mong madamay ka sa galit ko sa mga taong may malaking atraso sa akin. Kung ayaw mong maging biktima ka rin ng mga insektong barang! Kasaysayang tangkob sa libong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nagalit si Primo nang makita niyang nagtitimpla ako ng lason sa mga insekto. At pinagbantaan pa niya ako na masama ang mangyayari sa akin. Na madadamay ako sa galit niya sa mga siga na nang agabyado sa kanya. At baka maging biktima rin ako ng mga insektong parang. Pero hindi niya ako matatakot. At hindi niya ako mapipigil sa gagawin ko. Kahit itinapon niya ang mga nakita niyang insecticide na tinimpla ko. Kaya habang abala siya sa pagtatanim sa kaingin, nagtimpla uli ako ng lason para sa mga insekto bago ako nagpunta dito sa bakanting kubo. Ang alagang babuyag ni Primo, lalong dumami? Ang kapalan nila! Nagkakalipumpon ang mga insekto sa dingding at bubungan ng kubo. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Gagamitin ko ng dalakong spray na may mabagsik na lason sa mga insekto. I-sprayan ko na mga bubuyag para mapuksa sila. Ha? Ang mga bubuyag na alaga ni Primo, hindi sila na ano na... Sa in-spray ko mabagsik na lason sa mga insekto, hindi ko sila mapuksa. Paano ko ngayon mapipigil ang masamang balak ni Primo? Paano ko siya mapipigil sa paghihiganti sa mga gusto niya paghihigantihan? Hindi ko mapuksa ang alaga niya, mga bubuyog na nagsasabog ng lagim. Walang kamatayan ang mga insekto, barang! Amelia, may kamatayan ng mga insektong barang. Pero hindi po sila tinatabla ng mabagsik na lason sa mga insekto, Chayladja. Kaya naparito na ako sa inyo. Hindi tinabla ng insecticide ang mga bubuyog na alaga ni Primo. Dahil hindi sila pangkaraniwang mga insekto. Chayladja! Huwag kang mabahala. At huwag ka nang kumilos. Ako na ang kikilos para mapuksa ang mga insektong barang! Balikan natin ang kasaysayang tangko sa linggong ito, sa isa na namang Gabi ng Lagim. Ay! Ano, Nonoy?
Balak puksain ang Lola Elijah mong alaga ko, mga bubulong. Opo, yun po yung narinig kong sinabi niya kay Inay kanina, itay. Kaya nga, pinuntahan ko po kayo dito sa kainin. Mabuti pala naglaro ka kanina sa malapit sa bahay ng giant ko. Taga doon po kasi yung isang kalaro ko. Kaya nga nakita ko po si Inay na napunta sa bahay ni na Lola Elijah. At kaya po narinig ko yung pag-uusap nila. Alam ba nilang narinig mo ang pag-uusap nila? Hindi po. Kasi hindi po nila na malayang lumapit ako sa kanilang likuran bago ako nagpatuloy sa paglalaro. Kung ay nakakala ng nanay mo at ng iyong Lola Elijah na mapipigil nila ang bala kong paghihiganti sa mga kaaway ko, nagkakamali sila. Oy! Bago pa mapuksan ni Tia Elijah ang mga alaga kong bubuyog, kikilos na ako, Noray. Kikilos na ako para mamayang gabi muling magsasabog ng lagim ang mga insektong barang. Primo! Lumabas ka na dyan sa likod ng sagingan! Bilib din naman ako sa talas ng mga mata mo, Julio. Nakakailang tungga pa lang ako ng alak. Hindi pa ako lasing. Kaya nakilala ka agad kita. Nagmasulya pa kita sa likod ng sagingan. Tarantado ka! Pinigiman mo ko, Julio! Bakit nagmamanman ka sa akin habang humiinom ako sa harap ng bahay namin, ha? Gusto mong gulpihin uli kita? Ano? Hindi mo na ako maaargapyado, Julio. Ano yung inilabas mo? Sa garapon? Garapon na. Garapon ng mga alaga akong insekto. Ang daming mga bubuyog! Hindi sila mga ordinaryong insekto, Julio. Ang mga bubuyog na ito ay mga insektong barang. Insektong barang? Oo! Oh! Mga alaga ko, mga alipin kong insekto, atakihin niyo si Julio! Patayin niyo siya! Kinakakita ko ng mga bubuyog! Insektong barang, magpakasawa uli kayo sa laman at dugo ng tao. Ibaon niyo sa katawan ni Julio ang inyong matatalas na bahil. Ipatigil niyo sa kanya ang pagsik na inyong kamandag. Patayin niyo siya. Magsawa kayo ng lagim. Kasaysayang tampo sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng lagim. Primo! Pigilan mo ang mga insekto! Bawati mo sila pa sa magatakas sa akin! Aray ko! Sige, mahalaga ko! Mga insektong barang! Sundin niyo ang utos ko! Ang kakagating niyo si Julio! Iwan niyo sa kanyang katawan ang matatalas niyong mga pangil at kamandag! Magpakasawa kayo sa dugot na marang tao! Galing! Nanunood sa buong katawan ko ang hirap na mga kagat na bumuyong! Aray ko! Ang sakit! Nang namamalit na ang katawan ko sa sobrang sakit! Primo! Bawa ka sa akin! Ayoko bang bumatay! Sige, mga alipin kong insekto! Huwag niyo siyang tigilan ng kagat hanggang may hininga siya!
mahulog. Oo, Roray. Naipagiganti na ako ng mga alaga kong insekto sa mga nang agrabyado sa akin. Totoo pala yung sabi niyo? Mapapakinabangan yung mga alagaan yung bubuyog. Dahil akong nag-aalaga sa kanila, naging mga alipin ko sila. Mga alipin sunod-sunuran sa anumang iutos ko. Pero kawawa namang busi ng mga masong at mga hulog. Bakit ka maaawa sa mga hayop na yun? Muntik na nila akong pinatay ng gulpihin nila ako. Ngayon nakapagiganti na kayo, titigil na po ba kayo sa pag-aalaga ng mga insekto? Hindi. O? Patuloy niyo pong aalagaan ang mga bubuyog na pumapatay ng tao? Kakasangkapanin ko pa sila. Laban sa iba pang gumawa sa akin ang masama nung araw. Ipapapatay ko sa kanila ang lahat ng aking mga kaaway. Tay, kaya po hinala po kayo kasi nanggaling kanina sa bahay si Lola Elijah. Tapos umalis din po siya nung malaman na wala kayo dun. Bakit nagpunta sa atin ang tiyahin kong yun? Sabi po niya kay inay, tatapusin na daw po niya yung pagsasabog ng lagim ng mga insektong barang. Ha! Hindi niya maaaring pinsalain ang mga alaga kong bubuyog. Tay! Yan ang sisiguruhin ko, Noray. Walang sino mang maaaring pumuksa sa mga insektong barang. Wala! Elijah. Primo. Ay. Alam ko kung bakit naparito kayo sa bakanting kubo. Hindi ako papayag na magpatuloy ang pagsasabog ng lagim ng mga alaga mong bubuyog. Lalong hindi ako papayag na puksain ninyo mga alipin kong insekto. Sa ayaw at sa gusto mo, magsasagawa ako ng nararapat na ritual at orasyon para mapuksa ang lahat ng mga insektong barang. Wag! Binabalaan ko kayo, Chaylajo. Apatros. Bago nyo mapuksa mga alaga kong insekto, mga insektong barang, mga alipin kong insekto, bago kayo mapuksa ng matandang ito, atakihin nyo siya! Patayin nyo siya! Wag, primo! Wag! Kasaysayang tambo sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim. Layuhin niyo ako! Mga insekto barang! Kayo na rin ang naganap ng sarili niyong kamatayan, Chayla Jack. Napakasama mo. Kung hindi kayo nagpalakpok sa ilang mga alaga kong insekto, hindi kayo mapapahamak. Pati ako, sarili mong kaduko, ipinatakin mo sa mga insekto. Umapatay ng tao. Sorry na lang, Chayla Jar. Papayaran mo iyong kapungan. Sorry na lang. Ang mga insekto, barang din ang makapapatay sa'yo. Walang sino mang makakapinsala sa akin, Chaylacha. Wala. Hanggang meron akong alipin ng mga insektong barang.
Nanay! Bakit ka umahaw sa uwi? Nanay! Bakit ka umigaya ka na? Galing po ako sa Tukati Kubo. Sinundan ko po kasi si Itay na magpunta siya doon. Sa bakanteng kubo? Opo. Nagpunta rin doon ang lola Elijah mo. Kaya po sumunod si Itay kay lola Elijah dahil nagsambong po ako sa kanya. Napubuksahin po ni lola Elijah yung mga alagang insekto ni Itay. Pero masama po nangyari. Anong masamang nangyari? Pinakagat po ni Itay sa mga alaga niyang bubuyog si lola Elijah. Ano? Parang hindi po mabuksan ni lola yung mga insekto. Pinapatay po siya ni Itay sa mga bubuyog. Wala na sa bastong katinoan ang pag-iisip ng Itay mo, anak! Natakot na nga po ako sa kanya. Kaya hindi na po ako nagpakita. Dahil po sa malaking awa ko kay lola Elijah. Pati sarili niyang kadugo. Ipinahamak niya. Huwag na mo mapuksa ang mga alaga niyang insekto. Mas mahalaga nga po kay Itay yung mga insekto. Natatakot na ako, Nonoy. Ay. Baka pati tayo. Baka pati ang Itay mo. Mapahamak sa mga insekto, Barang! Parang may isip ang mga alaga ko, insekto. Matapos silang magpakabusog sa laman at tugo ni na Julio at Tia Elacha, parang iisang insekto silang lumipad at dumapo sa dingding nitong bakanting kubo at nagpahinga. Mga insektong pumatay kina Julio at Chailadia. Wala akong pananagutan sa pagkamatay nila. Alamin ko kung saan nakatira ang iba ko pang mga nakaaway. At lahat silang nagkaroon ng atraso sa akin. Ipapapatay ko sa aking mga alagang insekto. Huh? Bakit may isang bubuyog na sumunod sa akin paglabas ko sa pinto ng kubo? Kinagat ako ng insekto. Sakit! Umuhuling bubuyog na kumagat sa akin. Nang humuni ang insektong kumagat sa akin, naglabasan sa kubong iba pang mga bubuyog. Nagliparan sila at tumalibot sa akin. At parang nakaamba sila na umatake sa akin. Mga insektong Barang! Mga lipid kong bubuyog, magbalik kayo sa kubo! Hintayin niyo ang utos ko! Maghintay kayo kung kailan ko kayo utusan na magsabog ng lagim! At huwag na huwag kayo magkakamali na ako'y kantin! Ikalang niyo ko! Ako ang inyong Panginoon! Inuutusan ko kayo! Magbalik kayong lahat sa loob ng kubo! Sundin niyo ko! Ang mga insektong Barang, hindi sila sumunod sa utos ko. Sa halip na pumasok sila sa kubo. Parang iisang insekto silang lumipad at lumiya para atakihin ako. Huwag mga insekto! Huwag niyo ako! Magkakit niyo ako! Kagatid! Kasaysayang tambok sa linggong ito. Sa isa na namang Gabi ng Lagim.
Tuwing natutulog lang ang itay mo sa loob ng kabako. Nangyari po yung kinatatakutan niyo, inay. Pati si inay, napahamak sa mga alaga niya insekto. Yan nga, Lamis, kung pinagtatakaan na. Ang alam ko, sumusunod lamang ang mga insekto sa utos ng itay mo. Kaya napahamak sina Masong, Julio at Cha Elacha. Bakit po kaya pati si itay inatakay ng mga bubuyog? Yan ang isang malaking palaisipan, anak. Sino kaya nag-utos sa mga insekto para atakihin si itay? Sino mo kaya, inay? Ako, Amelia. Ako. Kayo po, Cha Elacha? Sa
musika ni Buboy Saloga. Supervision technical ni na Eric Lucero at Bo Buyan. Isinulat ni Ori Aquino at sa direksyon ni Leonel Benjamin. Gabi!